Hello everyone! Welcome ulit po sa Techbatchoi. Nagkaroon ko na siya po ulit para sa video ito. Meron akong gusto i-share na program or application na ginawa ko using MS Excel. May experience naman tayo sa... So ito po ay isang voucher generator or voucher maker para sa Mikrotik Hotspot. Yan, didemo ko po sa inyo and sa-share ko sa inyo ng free. Pero kung gusto ninyo mag-donate, siyempre welcome na welcome po tayo para makabili tayo ng mga medyo maayos extra equipment. So currently, itong computer nakakonect po sa hoplite. Yan, ito yung router OS natin. Tapos, nakakonect tayo sa LAN IP na yung usual na IP address or LAN IP ng Mikrotik. So, dito i-connect via Telnet. Dito i-connect yung application via Telnet. So, kung i-download niyo sa yung application, yan, galing din sa description sa ibaba, ito yung kanyang magiging file. For now, beta version pa rin to. Of course, free donation are welcome. Router Hotspot Voucher Maker version 1. Ayun, sabihin po naman. And double click lang nyo po. Ayan. Tapos, may password siya lalabas. Ang password po nito, Techbatchoi. Ayan. Then, okay. Ayan, ito. Ayan. So, ganito po yung unang lalabas. Excel po siya, actually. Kung iba magtataka, bakit EXE or executable yung file. Ayan. Pero, ang lumabas ng i-run ko is Excel. Gumamit po ako ng application na pang-lock ng VVA at saka ng MS Excel. Para hindi muna hindi muna ninyo makalikot yung hood saka mga formula sa Excel. And yun nga, dahil ito ay Excel lang, hindi talaga naman siya compiled na program na gawa sa iba't ibang programming language, MXL lang. Ito po, para magamit nyo itong application na ito, kailangan ninyo ng tatlo na program. Una-una siyempre Microsoft Excel at least 2013. Ito currently ginamit ko ito dito is 2019. Okay. Tapos kailangan niyo ring naka-install ang putty. Ayun ang gagamitin. Ginagamit ang connection interface. Connection interface ng Excel to Mikrotik. Tapos kailangan din ninyo ng IE. O, Internet Explorer. So, yun. Para naman yun sa scraping ng data ng user. Okay. So, ganyan po siya. And, of course, kailangan nyo rin mag-install itong Lock SLS runtime. Lagay ko dito. Ilalagay ko rin sa link yung file. Yan. Although may ginagawa akong installer, palang tapos. Ito na muna. Kailangan ko rin kasi ng mga feedback at saka ng feedback, suggestion, comments para ma-improve pa yung application ko. Magiging effective at magiging usable. Ginawa ko ito kasi mayroong mga ayaw gumamit ng Micmon, ayaw gumamit ng mayroon mga applications sa Android pero usually may bayad saka limit lang sa free version. Ginawa ko rin to para dun sa mga gumagamit Coinnectify OS para sa Piso wifi. Pwede ko rin naman na baguhin, gamitin yung na-optimize para sa ibang Piso wifi vendor.
na Mikrotik based. Pero yun lang kasi nakita ko na simple lang yung kanyang script sa user scheduler at saka sa profile. Pinakamadaling i-trace yung changes at madaling i-update. Yun ang kagandahan doon. So yan, ang tagal lang naman ng explanation. Pasensya na kayo. Kailangan ko lang talagang explain itong mga ano na narita. Next, dito tayo sa main page. Kung kayo may Mikrotik at nagbabaucher na kayo, mas madali na ninyong i-integrate yung anyong o madali na kayo mag-upgrade sa Piso wifi vendo. Sige, discuss muna itong nasa harap kung ano yung mga proseso paano gamitin ito. Pili lang kayo ng rate dito. Bawa confirm piso-piso, may bonus yung voucher ng piso-piso, pwede lang i-NPM. Automatic magbabago itong price, validity, uptime based sa table ng sa iba. Okay, tapos itong prefix, wala na po kayo kung anong gusto nyo ilagay sa unahan ng code ng inyong voucher. Length, wala na rin po kayo pumili. Nilimit ko lang na hanggang 10. Minimum of 4. And, gusto nyo baguhin, halimbawa sa PM, pricing, uptime, baguhin nyo dito sa white area. Usually, itong mga white area yung ito, yung editable. Ayan. So, dito ipalo lang nyo yung sa validity, dito tayo sa table. Itong name ng profile, hindi ko muna, huwag muna nyo baguhin. Nakalak nyo siya. Itong validity, sundin niyo po yung format M, halimbawa M for minute, D for day, plus H for hour. Halimbawa 5 hour, di lagi niyo 5H. Sa price naman, whole number lang. Ayan, bahala na po kayo dyan. I suggest whole number lang. Well, sa bagay, wala na sigurong mas mababa sa piso kami na bibili. Uptime, yan ka lang din yung kanyang format dito. But, syempre, yung validity, ang gawin nyo po dito, validity tapos, dapat yung validity mas mataas sa uptime. Baka mauna pa maubos yung validity kaysa sa uptime. Bawa, nilagay nyo ng 1 day. Yan, 1 day yung uptime niya. Isang araw o 24 hours. Tapos yung validity, ginawa nyong 20 hours lang. Pwede naman yun, kaya lang, hindi lalabas 20 hours lang na tuloy-tuloy. Yun nga lang, sabihin nito, yung 1 day, pwede niyang i-pause. Yan, nakaprogram po siya na i-pause within 5 days. Ayaw naman nyo na ganun, bawa walang pause or gusto niyo ma-expire din ng within 1 day, ipagparehasin ninyo lang yung validity and uptime. Ayun nga pala, nakalimutan ko. Lalagay ko rin yung link sa ibaba. Pagdating sa portal, gumamit po kayo ng portal ng Coinnectify at Spa. Mas madali, para mas, doon kasi po ito mas optimized yung itong program nito. Pero nasubukan ko na rin sa usual na Micmon type. Yeah, Micmon developed type na ano. Hotspot portal. Gumagana po naman. And then, after nyong mabago yung mga changes dito, pwede ninyo i-click itong save all or isa dito. Kung rate, nagbago kayo sa rate 1 o sa rate 2, pwede nyo lang yung rate 2 lang. Mga katong 3 day. Save. Yan. After ninyo pong masave ito, kailangan ninyong i-click itong update Mikrotik para mag-apply yung yung changes sa Mikrotik. Bawa, i-click ko to. Tapos, yun nga pala. After natin mag-click to, pakita ko sa inyo ang nangyayari. Ayan, lalabas yung putty. Tapos, hayaan nyo lang po na matapos yung uploading ng script. And yun, tapos na nag-change na yung details. Ayan, dito sa logs ng Mikrotik, nag-change na yung details ng ating hotspot.
Ayan siya. Bawa. So, script. Ayan, 3D na. 3D. Ayan, validity. So, ganun po yan. Kaya, importante, i-check nyo muna ito, itong part na ito kung nasan yung putty. Okay. Para ma... Pwede nyo ang manual na i-type nito. Or, i-get putty directory nyo dito. Click nyo ito. Tapos, hanapin nyo yung putty. Ayan. Bawa, oh, nasa desktop ako. Oh, nasa C drive. Puti. Click lang nyo to. Then, okay. Automatic magkakaroon siya ng link dito. Tapos, siyempre, bago gumana yung mga, yung hotspot natin, dapat naka-configure nyo po yung inyong Mikrotik hotspot. Baguhin nyo po itong details ito kung saan kayo naka-connect. Kung nakakonect kayo sa LAN IP o sa LAN via LAN cable, ang gamitin nyo is ito na sa quick set. Ayan, LAN network ito. Pero kung nakakonect naman kayo, well, pwede rin naman kung nakakonect kayo sa Piso wifi ito sa hotspot SSID and ito rin yung gamitin ninyo. Dapat lang may time kayo or naka bypass kayo. Naka-IP bind. IP bind. Okay. Kung wala naman kayong mga default user o user details sa inyong Mikrotik, kaya nito. Ayan. Sana. But wala pa kayo nito. Pwede nyong i-run itong create default user profiles. I-run ko lang. Ayan. Then may nakalagay dito na do not move your mouse or keyboard until the net is up. So, meron ako nakalagay doon. Kaya, ayan. Maduplicate. Hindi naman siya maduplicate. Ma-overwrite lang yung ano. O, yun. Error pala. Magkakaroon ng error na already exist yung profile. Kaya yan, hindi na siya matato. Hindi na siya ma-overwrite. Hindi na siya ma-overwrite. Kailangan dito na sa Mikrotik. Hindi sa update. Next, demo ko sa inyo kung paano mag-generate ng voucher. Currently, may voucher ako dito na generate. Naka-save yung 400 plus. Ayan. Itong mga user na to, na-generate ito via Excel. Via this application. Okay? Ngayon, mag-generate ako ng... Ayun nga pala. Bago ako mag-generate. May dalawang klaseng generation dito. Isang generate new. Yung mag-i-enter ng bago na user codes sa Mikrotik. Pero ito guys, naka-limit lang po sa 200 users muna. Para naman, yun nga, apply tayong karaniwang ginagamit sa mga hotspot user ngayon. Kaya 200 ko lang. Pero kung gusto nyo mas marami, ulitin lang yung process. Pasa 200 lang, 200 users yung mga degenerate. Then, halimbawa, may nag-generate kayo ng through Micmon or through other application na ang set up is same ang password at same ang username, pwede kayo mag-generate from empty. Ito ang second to. Kasi dito, ikukunin niya yung lahat ng users via HTTP port 80. Yung lahat ng users. At ilalagay niya sa template ng voucher. Ayan. Ito nga pala yung template natin. Ayan, ito yung sa para sa bago. Para sa new user codes. And after nyo mag-generate yung voucher, pwedeng i-print to PDF. Mag-generate tayo. Halimbawa, mag-generate ako ng PM.
Ano, ito na lang route. Rate 7. Rate 6. Rate 6. Ang rate 6 ko is 5 days. Ang validity, 150 ang price. 1 day ang uptime. Ito ko yung mga 2 days. And then save ko muna. Tapos, update my protect. Yan, okay na, update na. Kikita nyo doon sa baba, item already exist, error. Okay lang yun, yun sa scheduler. Okay, medyo i-improve ko pa yun. Okay, update na siya. Check natin. Oh, update me. 6. Ayun, 5 days na. 5 days pa. Ginagawa ko. 5 days ang validity. Yun. Tama. Tapos yung uptime. Ayan, tama. 5 days. Eh. Ang validity. Yung uptime is syempre makikita yun sa voucher na. Okay. Labas ko lang itong logs. Mag-generate ako ng rate 6. So, para matandaan ko yung voucher, nalagyan ko ng prefix na 6 para sa rate 6. Then, generate. Okay, yan. Ito na yung code. Ito na yung voucher. Pwede na nyo i-print to PDF, but wala pa siya sa Mikrotik. Kailangan natin i-upload sa Mikrotik. So, paano upload? Yan. I-click lang. Paano upload? I-click lang itong upload to Mikrotik. Then, yan. Observe nyo yung logs. Ano mangyayari. Pagka-click nito, ayan. Putty. Upload tayo ng code via putty. Yun. Ayan na siya, guys. Ayan. Ayan. Ay, nalimutan kong lagyan ng... Ah, nalimutan ko pala, guys, na ano, i-save yung changes. Ayan. Kung after nyo mag-save ng settings dito, click nyo yung save. Dito nga pala, ayan, pag hindi nagbabago yung prefix sa unahan, dito, ayan, i-save nyo lang. Ayan. So, yan, ito yung voucher. I-search natin kung mayroon talaga. Naga itong user. R69LB. Find R69. Oops. R69LB. Ayun. Ito. Tapos, check natin kung tama yung limit. Ayan. 2 days. Ayan. Wait. Okay. Ayun, guys. Okay. Ganun po yung pag-generate ng new user codes using this application po. Okay. Next. Paano naman gamitin generate? Probability, ganun din. Click nyo lang to. Tapos yan, may notice din yan. Behind the scene, mag-o-open po siya ng Internet Explorer. Tapos, maglalagin sa Mikrotik at saka kukunin lahat ng magbabrowse dun sa site ng Mikrotik via port 80 HTTP. At ikakopy niya lahat ng user. Then, click ko to. Tapos, yan. Please wait. Hintayin nyo lang. Kung marami ho yung user, mga 2,000 po
na user na sa inyong Mikrotik, abuti siya ng mga 2 minutes, no? 5 minutes siguro. Ako nasa 600 pero 10 seconds na. 10 seconds na nakalipas. Ah, siguro mga 10 seconds na. Mas marami, mas marami, mas matagal. Ito naman kadalas ang ginagawa lang natin ng bawa kung may nawala yung mga voucher or ayan, tapos na. Or gusto nyo i-reprint lang. So, ito na po yung mga voucher na galing sa Mikrotik. Then, ayan, meron siyang nasa 29 pages. Ayan. Okay, pwede nating i-next-next to. Ayan. Ayan. Makikita nyo, pwede nyo i-check yung mga page. Kung nabago ba talaga yung mga data. Data rin na to. And, kung tama naman, tingin nyo ay tama, pwede na i-print via Excel. Control P lang. Tapos, kung wala kayong printer at i-print nyo sa ibang sa ibang computer shop or sa isang printing shop, ibang printing shop, i-print nyo to PDF. Yan. Tapos, yes lang. Isa-isa yan, kada page. So, meron 29 page. 29. Kung mabilis yung internet ninyo, yung inyong computer, saglit lang yan. Ito kasing CPU, itong computer ko, puno na yung hard drive niya. Tapos, ayan, 8GB yung RAM, pero maraming nagraran na application. Ayan, then, and makikita nyo naman dito sa side, sa right side, another, kung saan na siyang page nagka-copy. So, basically, guys, itong application na ito, bali, ino-automate lang niya yung binagawa natin, yung mga script, yung mga kailangan natin gawin para print ng voucher, makagawa ng voucher para sa Mikrotik. Ayan, 20. Page 20. Ayan, rito na tayo. Tapos, saan masisave? Kung nasan din yung application ninyo. Doon din mag-a-appear yung folder na voucher. Voucher, ang pangalan ng folder. Ayan na, 29. Last page. 29.9, nasa 30 page pala yun. Ayan, export to PDF successful. Okay lang natin. Tapos yan, ito na yung ating nagawa na voucher. Ayan. Kung may na-generate na kayo noong una, i-save nyo muna sa ibang folder yung files para hindi ma-override. Ayan. Tapos yan, ready to print na. Ayan. Hindi ko na i-test. Kung palagi ka naman alam naman yung basics na ng Mikrotik, kaya ito ipakita ko lang tong user sa user, basta pareho yung kanyang code, okay na yan. Nagkakaproblema lang naman sa paggamit ito kung mali yung setup. So setup nito, kung gagamit kayo ng Micmon, naka same ang password saka username. Ayan. And kung gagamit, mag-generate kayo ng code via modded Micmon server ng Coinnectify, iset niyo ng ganun ng user is equals to password para gumana rin with dito sa voucher nito. Okay. And yun. Tapos na. Okay, ko tapos na. Okay.
Ayan. So guys, ito yung gusto kong share sa inyo. Last thing nga pala, dito sa pandang ibaba, meron itong Mikrotik setting. Pwede nyo itong baguhin para mabago yung pangalan dito sa ibaba. Dito sa voucher. So guys, thank you for watching. Sana makakatulong sa inyo itong ginawa kong Mikrotik Hotspot Voucher Maker para sa Coinnectify users. Pero hindi naman nyo po kailangan bumili agad ng license ng Coinnectify. Pwede namang ito na muna. Yung license naman para sa Node MCU kung gagamit ako ng vendor. Pwede kayong gumamit ng sariling hotspot portal at ito yung tumitin yung pang-generate. Thank you again guys sa panonood. Kung yung mga bago pa lang sa channel na to, please pa-subscribe naman. Okay, ayan, napapasin nyo guys yung mga video ko. Yung video ng sa Techbatchoi. Ayan. Madalang concession na kayo guys. Pati mga comment, hindi ko na rin masagot. Concession na po. Okay. So, don't forget to like po itong video ito, please. Po, kung meron kayong mga tanong, suggestion, importante po yung suggestion, please ilagay nyo sa comment or message nyo ako sa Facebook. Nasa description lang po yung lahat ng information. Yan. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching again.